magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, na oras ng South Korea, alas 11:50 ng gabi na po mga katuday, at bigla tayong napabangon kasi magba-vlog po tayo. Sa mga nakaalala pa po kay Risa, yung ating unang vlog nito sa kanya is nung December pa ng nakaraang taon. Meron tayo uling ihahatid na tulong sa kanya, at inyo pong panoorin, and pasensyahan nyo na po yung video na makikita ninyo kasi medyo madilim, kasi nung time na nagkakausap kami niyan sa Messenger is maulan. Malakas po yung ulan doon sa Negros Occidental. And bago po tayo pumunta sa video, baka po bago pa lang kayo sa aking channel, just click subscribe button, then click the notification bell. Select nyo po yung all para po updated kayo sa lahat ng mga ina-upload ko. And ito na, punta na tayo sa video. Tagalog daw, matagalog. Kailangan mo magtagalog para maintindihan kanila, at syempre yung mga ibang OFW na gusto pang tumulong sa'yo. Ano ba, galing ka pa sa inyo, umuulan? Kasi pinasundo kita doon, kasi sabi ko, ngayon na yung pagkakataon dahil nga wala akong pasok. Kamusta ka na? Ulan nga. Buti. Risa, sa palagay mo, payag ka? Sa palagay mo, yun yung magandang maitulong sa inyo? Kasi naisip ko, maganda kapag may kuryente kayo, lalo na kapag ka, ayan o, nagwawala yung anak mo, di ba? Sabi mo, pag umiyak yan, halos walang tigil. Kapag ka walang ilaw yan, paano kapag ka sinumpong yan hating gabi? Ang hirap naman kumilos kasi wala kayong ilaw. Pagka halimbawang nakumpleto na yung lahat ng kailangan, maging meron ng sapat na pera, pa ano natin yan, patrabaho kung ano yung dapat. Meron din ano eh, meron din suggestion si Toy, yung ano ba yun, yung binibili? Wire? Yung binibili na ano daw, na solar ba yun? O, pwede rin. Pero mas maganda sana, malagyan ka na ng kuryente para may sarili kayong inyo. Kasi wala naman kayong gamit, kahit na may sarili kayong kuryente, hindi kayo magbabayad ng malaki. Ngayon nga, diba, natagalan ako bago bumalik sa inyo, kasi nga syempre naghahanap pa tayo ng mga iba pang sponsor, dahil kung ako lang din mag-isa, alam nyo naman marami akong tinutulungan. Diba yan yung anak mo na sabi mong ano ba yun? Yung ulo na biyak ba? Yung hindi na ano mo? Hindi mo nakalikod. Ano dito sa likod? Likuran. Hirap na hirap po yan si Risa, kaya kahit na gumalaw para sana magtrabaho din, hindi, nakafocus na lang sa bunso niya kasi nga yan may sakit. Alagain talaga. Po ano, napanood ninyo at napakinggan yung aming usapan ni Risa. Yun pong baby niya is merong acute pneumonia dahil nga sa kahirapan ng buhay, walang pampa-ospital, and ang sitang vlog is hindi pa rin na kaya silang matulungan about dyan. Talagang ang kaya ko lang ngayon ay magbigay ng pagkain, bigas, at saka meron pa po kayong hindi alam, yan po yung panganay na anak ni Risa. Kinuha po namin ng asawa ko para doon magbantay ng manok ng asawa ko, at sinuswelduhan ko siya kada buwan para naman na kahit pa paano makatulong sa magulang niya. Kasi trabaho po ng bata, mga panganay na anak is sa tubuhan, nagkakatapas. Hindi ko alam sa Tagalog eh, basta yung tubo na parang ginagapas siya. Ang liit-liit na bata, nakakaawa naman, kaya inaalam namin kung gusto niyang pumunta sa Iloilo, yung kinuha ng asawa ko at inigay din sa manukan niya. Ito po yung pamangkin ko na si Kevin, at yung naka-red naman po yung kuya ko na si Toy.
pinapunta ko doon sa bahay ni Risa para makita nyo din kung gaano kalayo yung bahay nila. At saka isang malungkot na balita kasi nga dahil sa malayo talaga yung bahay nila sa mga kapitbahay, hindi rin sila pwedeng mapakabitan ng kuryente na yung makikitap lang sana kasi ilaw lang naman ang kailangan. Kasi napakalayo, bawal na kasi yung mga tap ngayon at syempre bawal naman talaga yun. Kailangan merong sariling kontador. At yun lang, talagang nalulungkot ako kasi nung tinanong namin yung budget ng kuryente na magiging sarili nila kapag nagpalagay talaga ng poste, kontador, napakalaki po ng budget dahil nga napakalayo ng bahay nila. Hindi po kaya ng sitang vlog, talagang sa ngayon talaga mag-iipon pa siguro at sa mga OFW na gustong tumulong, maraming salamat po sa inyo. Kahit po ilaw lang po yung makabit natin sa magpamilyang ito, napakalaking tulong na po. At sa ngayon yung kaya na lang ng sitang vlog, ibinili sila ng solar. Napaka mura lang na nga nabili namin. At least kada gabi, kung talagang susumpungin yung bata, maliwanag na po sila sa gabi. At saka pumayag din naman si Risa, pero hindi ito ang huli. Dahil hanggat merong tumutulong, iipunin ko yan hanggat sa makaabot na magpatayo na sarili nilang kuryente. At sana mga katuday, no, sa mga nanonood ngayon at nakikinig, nakikiusap ako sa inyo, i-share nyo po yung video na ito at kung ang isa man sa inyo hindi makatulong dahil pareho din ng bulsa ko na hindi naman ganun kaluag, makita man lang nung iba. At kapag shinare nyo kasi yan, merong posibilidad mapunta sa iba na medyo may kakayahan tumulong at baka tumulong sila sa atin. Maraming salamat po sa inyong panonood at pasensya na po sa videong ito dahil madilim yung interview ko kay Risa dahil nga umuulan doon. And naway makahanap tayo ng mga ibang tutulong kay Risa. Kasi hindi talaga kaya ngayon ni Sitang Vlog yung magpakabit ng sarili nilang kuryente. Malaki po yung budget. Magtsaga-tsaga lang po muna at saka nakaintindi naman po sila ni Risa. Maraming salamat mga katuday sa walang sawang suporta ninyo kay Sitang Vlog. Kahit na malayo si Sitang Vlog sa Pilipinas, ang inyong tiwala ay dikit na dikit sa akin. Thank you so much talaga. Ang Panginoon na lang po ang bahalang magbalik sa inyong kabutihan sa akin. Maraming salamat pala sa kay Sitang Vlog, tapos sa sponsor na bigay ng ilaw. Maraming salamat sa tulong niyo.